Welcome to another video, mga bro. Magandang araw sa inyong lahat. Muli, maraming salamat sa Diyos dahil meron ulit tayong pagkakataon para makapag-share sa inyo ng mga tutorial patungkol sa wirings ng ating mga motor. Kung nakita nyo, mga bro, meron tayo ditong motor RS125. Dinala dito sa akin. Ang problema niya, minsan daw hindi gumagana yung push start niya. Bale, ang problema niya lang, walang headlight, walang signal light, tapos yung push start, minsan nagluloko, minsan hindi gumagana. Tapos yung tail light at brake light, ganun din, wala rin yan, mga bro. Bago ko, mga bro, umpisan yung troubleshooting, ipapakita ko muna sa inyo. Ayan, kung nakita nyo, naka-on yung ating susian. Ayan, nag-i-start. Naka-on yung neutral natin, nag-iilaw. Try natin yung push start, mga bro. Ayan, so delay siya, diba? Ayan, tapos nawawala. Ayan, kita nyo, mga bro. Tapos minsan, gumagana, ayan. Ayan, kaso hindi tumutuloy. Ayan. So ayan, ayusin natin yung mamaya. Tapos yung signal light natin, mga bro. Ayan, hindi nagbi-blink. Tapos wala rin yung headlight, mga bro. So ayan, umpisahin natin para maikli nyo lang video natin. Total, bukas na naman to, unahin na natin yung signal light, i-troubleshoot, mga bro. Sa pagtutroubleshoot ng signal light, napakadali lang naman yan, mga bro, kasi kunti lang naman yung wiring niya. Kung nakita nyo, mga bro, ito yung tinatawag na flash relay. Ito yung dahilan kung bakit nagbi-blink yung ating mga signal light. Pag yung signal light nyo, mga bro, hindi na nagbi-blink, 100% ito yung sira niyan. Ngayon, yung signal light nito, hindi na nagbi-blink, minsan naman nagbi-blink, kaya possible na relay yung may sira. Ngayon, yung flash relay, mayroon dalawang wire lang, kulay itim tsaka kulay gray. Yung kulay itim galing ng accessory wire. Pag inon nyo yung ignition switch, nagkakaroon siya ng supply. Tapos yung output niya, yan naman ay papunta ng ilaw or papunta siya ng switch, yung ating handle switch sa my left side. So sa pag-check, mga bro, ng relay, napakadali lang. Kailangan nyo lang ng test light. Kailangan nyo lang test light, mga bro, ganon. Test light naman sa'yo. Dapat, mga bro, pag naka-on na yan, dapat yung test light natin mayroon na din. So tatry natin. Ayan, kita nyo, umilaw yung ating test light. Nakakabit tayo sa kulay black. Ibig sabihin, okay yung supply ng relay, wala tayong problema. Yung output, yan, yung output steady lang. Ang ibig sabihin yan, mga bro, busted na yung ating flash relay. So palitan ng bago. Ayan, ito yung pangit, yung sirana. Ito naman yung ating bago. So try natin yung pagkakaiba, ano. Ganun lang, mga bro, kasimple. Sasaglit din ng lahat ito, mga bro. Pasensya na kayo kung hindi masyadong klaro yung tutorial natin ngayon, kasi nagmamadali tayo. Kasi, mga bro, uulan na naman eh. Ulitin natin. Ito na yung bagong relay, mga bro. Hop, umiilaw yung kulay black, tapos yung gray. Yan, kita nyo, nagbi-blink na. So okay na, balik na natin. Ganun lang, mga bro. Basic na basic lang to eh. Pagkatapos niyan, okay na tayo dyan, balik tayo dito sa may head. Kasi nandito yan eh. Ngayon naman, mga bro, nandito na tayo sa may head. Dito naman tayo mag-try. Try natin, mga bro, mag-signal light. Kasi okay na tayo kanina eh. Yung napansin nyo, napalitan na natin ng bagong flash relay. So try ko lang mag-left. Ayan. Subukan natin tong kulay orange. Ay, kulay orange. Kulay light blue. Ay, hindi pala naka-on. Hindi naka-on yung ignition switch, mga bro. Pasensya na kayo. Ganun talaga pag tumatanda eh. Ayan. Kita nyo, mga bro. Ibig sabihin, yung left natin, ay siya nga pala, mga bro, yung signal light, meron dalawa lang na kulay yan, blue tsaka orange, light blue tsaka orange tsaka green. Yung green, negative, yung orange ay left, yung right, blue, light blue. So, naka left turn tayo, ayan, ibig sabihin, okay, walang problema sa supply or sa wiring. Try naman natin sa right, mamamatay to, ayan, namatay, tapos lipat natin sa left. Yan ang may problema, mga bro. So wala, diba? Ngayon sa switch naman tayo mag troubleshoot kasi wala eh. Yan, ibig sabihin yung left okay, yung right problema na yan. Possible naman yan, mga bro, dito lang sa ano yan, sa switch. Baka lost contact na. Siguro babaklasin natin yan. Kung nakita nyo, mga bro, yung kanyang handle switch, ayan, sira na yan, no, talaga. So wala na siyang kapit. So dulas na, kaya hindi kumakagat yung ano, yung terminal sa loob, hindi nagkakaroon ng contact. Yung kabila okay, ayan o, naglalak o. Tapos sa kabila, wala na. So ibig sabihin yan, mga bro, walang kaduda-duda, switch ang problema niyan.
So wag na muna tayo dyan, dito muna tayo sa headlight. Yung sa headlight naman ito mga bro, ay double check natin kung ano yung sira. So ito mga bro yung headlight, ano, ito yung socket ng headlight. Socket ng headlight, mayroong tatlong wire din yan. Isang kulay puti, kulay green, tsaka kulay blue. Yung puti mga bro, yan yung ating low. Yung green yung ating negative. Yung blue yung ating high beam. So yun lang natin mga bro. Yun natin. So ayan, nakauna yan. Dapat mga bro, dito sa dalawa mayroong iilaw yan sa test light. Yan wala. Ito wala. Ayan, tapos itry natin i-on yung switch. Kasi mayroong switch to eh. Tapos kung napansin nyo yung switch mga bro, tama naman yung ginawa. Ibig sabihin yung switch, yung kulay blue na yan, blue na may stripe na white. Yung isang terminal ng switch, nakakabit sa accessory wire. Ayan, nakakabit sa accessory wire. Tapos yung isa naman, nakakabit sa kulay yellow. Yung kulay yellow mga bro ito, papunta ng light coil yan, pinutol na. Pero hindi nilagyan ng electrical tape. Dapat yan mayroong electrical tape mga bro, kasi positive supply to eh, galing ng stator. Pag nakadikit sa negative yan, magkakaroon ng sunog yan. So mamaya, titi pa natin yan. Tapos itry ulit natin yung headlight. Yan, nakauna mga bro yung switch. Tapos subukan natin. Yan, kita nyo may ilaw. Ito mga bro yung low. So itatry natin i-high. Itong isa wala yan. Yan. Yung isa mayroon, yung isa wala. Pag hinay natin, magkakaroon yan. Kung okay pa. Yan, okay pa. Diba mga bro? So ibig sabihin, okay yung wiring natin. Walang problema yung ating mga socket mga bro. Possible sa ilaw yan. Ito mga bro yung ilaw dito, ayan. Kahit hindi na natin i-check yan, kita niyo man loob, ayan. Sunog na. So busted na yan, wala nang contact yung mga filament niya, hindi na nagdidikitan. Kaya naman pala walang ilaw. So walang problema sa wiring mga bro, ganun lang yung pag-check. Ito yung papalitan natin diyan kasi sira na eh. Ayan mga bro, bali meron tayo dito yung bago, meron ako mga stock dito eh. Susubukan ulit natin ano, i-actual na natin. Pero usable na yan eh. Kasi na-check na natin yan eh. Ayan, kita nyo. So mayroong low. Try mo nga yung high pare, pindutin mo nga. Yan, high, low, high, diba? So ganun lang mga bro. So okay na tayo dyan, dito naman tayo sa starter. So mamaya natin ibabalik yan mga bro. Bali naayos na natin yung signal light, naayos na natin yung headlight. Pero kita nyo naman, mga bukas pa yan, ano, mamaya na natin ayusin. Dito naman tayo sa starter mga bro. Kasi yan sabi ng mayari, parang nalulubat daw. Pero nung chine ko mga bro yung ano, nung chine ko yung battery niya, ang lakas, nasa 13 volts. So para maniwala kayo, i-try natin. Kaya mga bro, i-check natin yung kanyang ano, battery. Wala mo lang tagahawak ah. So ayan, kung nakita nyo mga bro, 12.9, so 100% yung charge ng battery. So wala tayong problema sa battery. Tapos, ang sunod natin dyan mga bro, higitan natin yung mga tornilyo niya. Kasi isa yan mga bro sa dahilan kung bakit minsan wala kayong starter, minsan nagluloko yung mga ilaw, loose, mga loose. I-check natin, madali naman pag-check yan mga bro, kamayin nyo lang. Ayan, kagaya niya, gumagalaw. So pangit, ano, dito may sa kabila. Ayan, gumagalaw din, oh. Ganun lang mga bro pag-check yan. Ngayon, hihigpitan ko muna yan. Tapos itatry ulit natin. Wala tayo ng panghigpit. Yun, tingnan ko yun po, sabi ko yun po. So ngayon mga bro, kung nakita nyo, nahigpitan na natin yan. Susubukan natin ngayon yung kanyang quick start. Kung okay na. Medyo malabo ah. Ay, talaga. So ayan mga bro, bali mayroon na siya. Tapos lilinisan natin yung mga terminal para sigurado tayo mga bro. Lilinisan natin yung solenoid. Linisin natin yung solenoid tapos yung mga terminal ng starter. Ito yun mga bro. Kung nakita nyo, ito yung ating starter. So lilinisan natin yung mga terminal niya. Tapos yung solenoid mga bro. Para sigurado tayo. Pero kung nakita nyo, meron ng response yan. Ayan, so pag pinatay natin, tapos quick start natin. Ayan, nawawala talaga. Ay, patay. Patay pala. Ayan mga bro. Diba? So mayroon na siya. Hindi kagaya kanina na wala. Bale mga bro, siguro hindi ko na ipapakita sa inyo. Lilinisan natin tong terminal ng starter tapos yung terminal ng ating solenoid. Oh.
mga bro, halos tapos na tayo. Wala naman tayong masyadong ginawa. Napaka basic lang naman mga bro. Pagdating sa wiring mga bro, kayang-kaya ninyo nang gawin yan. Sana meron kayo natutunan mga bro, at gusto kong humingi ng pasensya sa inyo kung hindi ganun kadetalyado. Kasi mga bro, nakiusap lang ako kung pwede natin gawa ng video yung RS-125. Baka meron kasing subscriber natin na ganito yung problema, magkaroon kayo ng konting idea lang mga bro. Hayaan nyo, pag nagkaroon tayo ng pagkakataon ulit makagawa ng video sa ganitong klaseng motor, gagawa ulit tayo mga bro.